Good morning, students! Ako ang inyong teacher sa science. I'm Miss Chloe Bawiin. At dahil first time natin magkita-kita virtually, magkakaroon muna tayo ng introduction. Yuri Raimundo? Ikaw ang magsimula magpakilala. Yuri Raimundo? Andiyan ka ba? Ma'am, sorry po. Ano nga po uli? Ang sabi ko po, introduce yourself. Sige po. My name is Yuri Raimundo and I'm 13 years old. Masipag ako at mahilig sa Barbie. Ayun! Barbie naman pala ang gusto! A few moments later. Okay, let's proceed to our activity. Ang favorite ng lahat. Oh my! Is that the wheel? That's the wheel! John Pertley Antivo. My question is, what is the common name of sodium chloride? Ay, Ma'am, alam ko po yan. Ma'am, wait! Narinig ko na po yan eh. Wait lang po. May gusto ba mag-steal? Para sa kanya ko na lang ibibigay ang points. Pwede po humingi ng unting clue? O sige, pagtulungan niyo ang pagsikot. Ito ay isang mineral. Ma'am, alam ko po. Water. As in, water. Water. Mineral, water. Water is not considered as mineral. Ito ay may natural form ng crystalline mineral. Crystal? Parang diamante po, ma'am. Diamond! No, hindi po diamond ang tinutukoy ko. Pero nice try. Gawin nating mas madali ang clues. Ito ay ginagamit sa pagluluto. Ma'am, sandok? What? Oh my goodness! Ito po ay ginagamit bilang pampalasa ng pagkain. Hoy! Ano ba ibang term ng noodles? Mas simplihan pa natin, ito ay sinasawsawan din. Asukal po, ma'am! No, maalat po ito. Maalat. Ma'am, toyo ma'am, toyo. Sure ako, toyo. Malapit na anak, malapit na. Ma'am, ako ma'am. Patis yan, ma'am. I'm sure, ma'am. Patis yan, ma'am, patis. No, ang sabi ko po, ito ay may crystalline form. Pwede itong sosawa ng balot. Okay, bibigyan ko ng 10 points sa test ang makapagbibigay ng tamang sagot. Okay, ano ang sodium chloride, Pertley? Ito po ay mineral at may crystalline form. Ginagamit pang palasa at sausawan. Ito ay maalat at pwedeng sausawan ng balot. Ang sodium chloride ay may common name na thank you.
sasagot pa. Late na nga eh. Ay, nakaka-stress. Lumalaki eh. Sakit sa ulo palagi. Ito na po, Nay! Tapos na po ako! Bago uminit ang ulo ko, picture muna tayo. Mainisan ng umaga ko ha. Sige, picture muna. Picture. 1, 2, 3, picture. Okay, sapa, waki. Waki. Oh, yan. Akala ko po ba late na tayo? Juanito, hindi ka matulungan mo kasi nanay dito. At hindi ako marunong mag-post sa FB. Post ko muna. My everything. Ayun, okay. Post. Okay. Okay na, sige na. Oh, tara na. Maaga pa naman pala eh. Ano oras ka ba? Oh, alas 7 pa lang ng umaga. Tao po! Namamas ko po! Patawad! Ari! Ako ito! Sino po sila? Melanie? Yung classmate ko nung kinder? Oo, Mare. Ako nga. Oh, Mare, papapasokan mo ba kami? Siya! Ay, pang ginagawa niyan? Pasok kayo! Oh! Maupo kayo. Oh, sige ba? Oh, anak mo nito, tara na. Pasok na tayo. Hi, ako. Ay, ang ganda pala ng bahay. Uy, kumare, kumusta ka na pala? Balita ko, nakapagpatayo ka na daw dito ng... I mean, sa Laguna pala, nakapagpatayo ka na daw sa Laguna ng isang bahay, no? Naku, ito pala. Ah, ipindala namin mag-asawa yun. Naku, si Marites pala, sosyalin. Tutal, sabihin mo na lang. Naku, Marites, anak ko nga pala si Juanita. Inaanak mo. Ha? Hello po! Ha? Ako? Inaanak ko? Mayroon? Mare! Guys, anak ko nito ang kasabihin mo sa ninang mo. Pagmano ka! Magandang umaga po! Anong magandang umaga? Diba sabi ko, namamas ko po ninang. Oh, paano ba yan, Mare? Namamas ko daw inaanak mo. Ha? Alam mo nung nagkita tayo sa palengke, namimili ako ng panghanda sa vinyag ni Juanito noon. Nakalimutan ko nga sabihin sa'yo, para naman kahit papano. Nakalibre ng cake yung anak ko, para bawas gastusin din, di ba? Total, ninang ka din naman niya. Tagal na nun ah! Parang wala ka rin naman sa akin sinabi na may binyagan palang magaganap. Ay naku, Mare. Ano ka ba? Busy kasi ako din sa pamimili naman sa palengke. Tingnan mo nga, di ba nagkabangga lang tayo nun dun sa may bandang gulayan? Basta dun sa palengke. Walang kumalay-malay. Sayang naman, hindi man ako nakatain sa binyagan sa simbahan. Ano ka ba naman, Marites? Alam kong busy ka din, kaya okay lang yun sa akin. Siyempre, quits na din tayo. Ha? Oh my, dahil Pasko naman. Wait lang ah. Ito, Juanito. Pamasko ko sa'yo. Merry Christmas! Salamat po, Ninang. Merry Christmas din po. Kumare, bawi ka na lang next year ah. O anak, Juanito. May pandemic kasi. Kaya, isang daan lang ang binigay ng ninang mo. Ano na? Ako, gipit-gipit. Kaya okay lang yan. At least may binigay si ninang. Ah! Hehe! Oh! Siya! Kumain na lamang tayo. Lalamig na yung pagkain. And now we're back! Andito pa rin tayo sa paborito nating programa, mga kamams. At sa oras na ito ay makakapanayam natin ang isa sa mga kinikilalang feng shui expert ng Pilipinas.
si mama mo, Feng Shui. Palakpakan naman po natin siya, mga kamams. Hi! Magandang araw sa ating lahat. Okay, Master Mama mo. Sa dami. Sobrang dami. As in, sobrang dami. Sobrang daming naganap nitong 2020. Mga masaya at malulungkot. Siyempre, gusto rin natin makarinig ng something positive para sa taong 2021, di ba? So, meron ka po bang ma-i-share na para maiwasan ng malas? Actually, kaya tayo nagiging malas sa mga ginagawa natin. Eh, madalas tayong makalimot, di ba? Konting kilos lang, nalilimutan natin kung ano ang mga susunod na gagawin. Minsan, pupunta lamang tayo ng kusina, bigla-bigla lang tayo nakalimot na kung ano ba ang gagawin natin sa kusina. Yung mga ganong bagay na palaging nangyayari ay nagiging sanhi ng kamalasan. Oo nga po, Master Mama mo. So, ano pong dapat namin gawin para maiwasang magkaroon ng amnesia? Ikaw ba ay mahilig umutang? O palaging utang ng utang? Nebe? Char. Char. Joke lang po. Minsan lang naman po. Minsan na din mangutang. Ayan. Ayan ang sinasabi ko, mga kaibigan, kaya tayo madalas nakakalimot at ilan nagka-amnesia ay dahil palagi ng utang. Kaya naman, upang hindi magka-amnesia, ay wag daw nang mangungutang ng pera. Naku, malaking problema yan. Kapag sinisingil ka na eh, bigla-bigla na lang hindi makakaalala. Kaya kahit sa anong bagay, nasasanay na silang makalimot. Ayon ay dahil mahilig umutang. Ah, ganun po pala yun. Sige po, Master. Noted na po yan. Eh, paano naman po sa mga kaibigan nating gustong pumogi sa paningin ng iba ngayong taong 2021? May solusyon po ba dun? Madali lamang yan. Kung gusto mong pumogi sa paningin ng iba, tumabi ka sa mas pangit mong kasama. Isa pa, kung ayaw mo makakita ng pangit na hinaharap, ay wag na wag kang haharap sa salamin. Malas ang makikita mo. Ah, sige po, sige po. Magandang advice yan para sa lahat na tayo ay pumogi at gumanda sa paningin ng iba. Eh, Master, pag-usapan naman po natin yung horoscope. Para sa mga katulad kong pinanganak ngayong January, po nakikita niyo sa aking kapalaran. Ito lamang ang masasabi ko para sa mga ipinanganak ng January katulad mo. Ikaw ay liligaya. Ikaw ay liligaya sa piling ni kumpare. At para naman sa mga isinilang ng February, ikaw ay aasenso. Hoy! Sana all! Sana pala pinanganak na lang ko, February! Ilang days na lang naman yan! Dapat inis na lang nanay ko! Ikaw, kaya asenso, ang hindi ka kakay sa loob ng isang linggo. Ha? Huh? Parang nakakagutom naman po yun, Master Mama mo. Kung gusto mo masenso ng isang tao, kailangan din niya magsakripisyo. Malas ngayon ang pagkain ng hayop na may apat na paa dahil maaaring tumakbo ang swerte. Hindi din swerte ang pagkain ng hayop na may pakpak dahil maaaring lumipad ang swerte. Huwag kumain ng bilog, gugulong palabas ang swerte. Master! Mukhang halos wala na pong pwedeng kainin ngayon New Year, eh. Kung hindi kayo kakain, kayo ay aasenso. Iwas gastos, iwas labas ng pera. Ah, okay.
Mukhang sa taong ito, mga kamams, ay kailangan nating magdipid upang tayo ay umasenso. Maraming 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 salamat po, Master Mama mo. Ano na lamang po ang inyong huling sasabihin bago magtapos ang programa? Nang aking mga binanggit, yung mga gabay lamang sa inyong pamumuhay, mayroon kayong free will. Gamitin nyo ito. Ang pag-asenso ay nakasalalay sa sipag ng pag-ipon ng inyong mga kamay. At ang pagiging kontento ang nagdudulot ng magandang buhay. Muli, mga kamaks, Master Mama mo, Feng Shui.